Nitong mga nakaraang araw ay parating laman ng social media ang aktres na si Liza Soberano dahil sa pagiging bukas nito sa social media sa kanyang mga opinyon at damdamin tungkol sa mga bagay-bagay. Ang latest na issue naman sa kanya ay ang kanyang reaksyon sa isang netizen na nagbigay ng komento na di umano ay masarap siyang iparip. Nang makapanayam si Liza Soberano ay inamin niyang nasaktan siya sa komentong ito ng netizen at hinding-hindi niya ito palalampasin. Ayon kay Liza, "It sounded like wala na daw akong trabaho so I can do anything I want. Di bale na raw masira ang image ko, tapos masarap iparape." Ang komentong ito ng netizen ay makikita sa isang comment thread sa Facebook. "I was really upset because the fact that it is a rape joke, it is not something that should be taken lightly. And the fact that she is a woman, I would never in a million years do a joke like that." Inaksyon na naman agad ni Liza ang isyong ito at nagsampa ng criminal case laban sa netizen. Sinamahan siya ng kanyang manager na si Ogie Diaz at ng kanyang abogado. Ayon sa attorney ni Liza, ang rape remark na ito ng netizen ay malinaw na paglabag sa Section 4C4 of Republic Act No. 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012 in relation to Article 355 of the revised Penal Code. Ayon kay Liza Soberano, below the belt ang komentong ito sa kanya. Dagdag pa ng aktres, panahon na para matuto ang mga tao na harapin ang mga consequences ng kanilang mga ipinapahayag sa social media. Alam naman daw niyang ang lahat ay may karapatan sa kanilang sariling opinyon, pero hindi dapat nawawala ang respeto sa isang tao. Gusto rin daw ni Liza na matuto ang publiko na may consequences sa lahat ng aksyon gaya ng rape joke na hindi dapat binabalewala. Ang aksyon na ito ni Liza ay nagpapaalala sa lahat na ang mga kababaihan ay nararapat igalang at bigyan ng dignidad anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Suportado naman ng ABS-CBN ang naging hakbang na ito ni Liza at naglabas na rin sila ng opisyal na pahayag tungkol dito. Sinusuportahan ng ABS-CBN at Star Magic ang hakbang ni Liza Soberano na magsampa ng reklamong libel, threats at unjust vexation sa Office of the City Prosecutor laban sa taong nag-post ng mapanirang komento tungkol sa kanya at nagbantang ipaparape siya. Ang malisyosong paggamit ng social media ay hindi dapat na pinalalampas. Hindi dapat na ginagawang biro ang rape. Hinahangaan namin ang katapangan ni Liza na ipagtanggol ang kanyang sarili at protektahan ang dignidad niya bilang babae. Sana ay maging aral ito sa lahat na maging responsable sa paggamit ng social media at irespeto ang iba. Matapos mag-trending sa social media at bakbakin ng sandamakbak na hateful comments, ay nagsalita na ang babaeng nagbigay ng rape joke kay Liza at humingi ito ng paumanhin. From Melissa Olaes, "Isang bukas na pagpaparating ng taos-pusong paghingi ng paumanhin sa lahat. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng makakabasa nito. 6 hours ago, napakasimple at tahimik ng buhay namin ng mga anak ko. Hanggang may nagparating sa akin ng mensahe na tanggalin ko daw ang post ko sa Twitter. Nagulat ako dahil wala akong account sa Twitter o kahit sa IG. Hindi rin po ako madalas mag-post sa FB o mag-comment sa mga FB friends sa kani-kanilang mga post. Bihira po ako magkomento. Hanggang makarating nga sa akin ang isang pagsubok sa katatagan ng aking pagkatao at paniniwala sa Diyos. Ang isang post sa Twitter na in-screenshot ang aking FB comment sa isang pribadong usapan at ngayon ay nagte-trending na. Hindi ko po ipapaliwanag ang aking sarili dahil alam kong wala rin itong magiging bearing sa mabigat na sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. Pero gusto ko pong iparating sa lahat na lubha po akong nasasaktan sa nagaganap. Marami sa akin nagpi-PM ng mga masasakit na salita. Maraming nagre-retweet at nagko-comment na napapapikit na lang ako para palampasin ang sakit sa aking kalooban. Masakit po dahil alam ko po ang katotohanan ng pagkatao, integridad at dignidad ko. Pero hahayaan ko na lang po kayo lahat maglabas ng inyong sama ng loob, inis o ano pa mang emosyon meron kayo sa ngayon. Nauunawaan ko po kayong lahat. Hindi maganda at karapat-dapat na gawing biro ang salitang rape. Isa itong sensitibong issue na dapat ay pinag-isipan kong mabuti bago ko na ikomento. Kahit ba ito para sa akin ay walang halong mali siya. Random thought sa isang pribadong usapan. Ang salitang rape ay hindi dapat ginagawang biro dahil sa kaakibat nitong social, political, and cultural impact. Naging insensitive ako at nawalan ng tamang judgment.
Dahil dito, ako ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng nasaktan sa isang maling biro na nasabi ko. Ang akin pong kumpanya ay walang kinalaman sa aking Facebook activities dahil ito po ay personal kong pag-aari. Ipinaparating ko rin ang aking paghingi ng paumanhin sa aking kumpanya dahil sa naging epekto nito sa kanilang imahe. Sa mga anak ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko, sorry sa kahihiyan na naidulot ko sa inyo. At sa mga kaibigan na nakakakilala sa akin at nagpahayag ng kanilang panalangin at suporta, maraming salamat. At lalo't higit sa inyong lahat, isang taus-pusong paghingi ng paumanhin po. Sa mga kababaihan na nakararanas ng ganitong uri ng pagbibiro o pambabastos, ay maaari kayong magsampa ng kaso o reklamo. Yan po ang latest sa Showbiz Broadcast. Don't forget to hit like and subscribe to our channel for more Showbiz updates.